Hi everyone! Welcome back to My Goodness! Today, magbe-bake tayo ulit, but this time, we're going to bake pianono. Isa to sa favorite ko sa mga bakery na lagi kong binibili. But this time, we're going to put some twist. Lalagyan natin siya ng buttercream icing doon sa loob ng pianono. So, yun yung parang filling niya. Right, so madali lang to guys. Mabilis lang itong gawin, unlike pag gumagawa tayo ng bread, pero masarap. Guys, don't forget yung ating full recipe is on the description box just below the video. Click nyo lang yung title ng video, lalabas yung description box. Alright, so guys, let's start with our eggs. So I have here 5 eggs. Pinag-separate ko yung egg yolk sa egg white. So I have my egg white here, it's separated from my egg yolk, our milk, yeah, okay. So I forgot to tell you guys na yung ating pianono is gonna be an ube pianono. So ito yung flavoring na gagamitin natin. So we will be adding 2 teaspoons of this. Okay. Kailangan isasama natin ito sa wet mixture. Then after that, I have here my sifter or yung strainer. Sama natin yung salt natin, which is an iodized salt, yung ating baking powder, para ma-strain. And then we have our cake flour. And strain lang natin. Kailangan nyong i-strain yung cake flour kasi prone yan na magbuo-buo. And then we'll mix it. Okay, so well mixed na yung ating butter. Si-set aside na natin ito. Basta wala na kayong makitang lumps. Right, set aside. And then, gagamitin natin yung ating stand mixer. Alright, so just a reminder guys, to make sure na yung ating mixing bowl malinis, tuyo, walang basa, free from any water residue, malinis, kasi we're going to beat our egg white. So, hindi natin mapapa-stiff peak yung ating egg white kapag merong basa kahit konti dito sa ating mixing bowl at pag may nahalong egg yolk. So, tandaan nyo guys, pag may nahalong egg yolk, hindi mo siya mapapa-stiff peak. Para madali mong ma-separate yung ating egg white sa egg yolk, i-ref mo yung egg. So, dito sa ating ginagawa, kahit medyo malamig yung egg natin, that's okay. Kasi mas madali mong i-separate yung egg yolk sa egg white pag malamig yung egg. Or galing sa ref. Gagamit tayo na whisk attachment or yung balloon type of whisk para magkaroon ng air yung ating egg white. So, we are going to aerate our egg white. Okay, at this point, babagalan ko lang and then ipo-pour natin yung white sugar. Napakonti-konti. Thank you.
Then, lalakasan na natin. Check natin, guys, para malaman natin kung pwede na. Alright, so this is how we're going to check. Alright, yan. Pag nakakatumatayo ng ganyan, yung ating egg white. Alright, so yan, meringue na yung itsura niya. Ayan, oh. So this is already okay. This just took me like 2-3 minutes. Okay na to. Make sure na hindi nyo ma-overmix. Yung napatagal nyo like around 5 minutes or more, so magkakaroon na ng problema yung ating egg white. Ayan. Gawin natin, kukuha ka lang ng konti kasi ite-temper natin. Hindi muna natin ibubuhos lahat, okay? So, konti muna. So, ganito lagi ang ginagawa pag gumagawa ng mga chiffon cake or anything that has something to do with meringue or egg white. So, kuha muna kayo ng konti, itetemper nyo yung mixture para magka-air. So, mix nyo lang. You can actually use a whisk. Okay lang naman. Basta, tinetemper nyo pa lang. Para mas mabilis. So, para magkaroon na ng air yung ating butter or mixture. Okay? And then, we'll add some more. Mix ko ulit. Na-temper na natin yung mixture, diba? So, pwede na nating i-add lahat. Yan. Huwag niyong kakalimutan yung process na yon kasi importante siya. Pwedeng bumagsak yung ating pianono kapag hindi niyo na mix muna yung konti na temper yung ating mixture. So, ang pag-mix nito, guys, hindi ka nagagamit nito. You use a spatula. Yung ganyan lang siya. Kutin nyo lang hanggang ma-mix dun sa liquid. So, ang tawag dito ay you fold the egg white dun sa liquid natin. So, ikot-ikot lang yan, ganyan. Kasi ayaw nating ma-deflate yung air. So, ganyan lang gagawin nyo. Fold and cut. Fold and cut. Fold. Yan. So, parang ganito rin yung pag gumagawa tayo ng chiffon cake. We just wanted to make sure na well distributed na yung ating meringue dun sa butter. So, dapat wala na kayong nakikitang white at na-mix na. Tsaka walang mga big bubbles na ganyan. So, mix lang. So, mapapansin nyo, guys, yung consistency niya, para na siyang ice cream na tunaw. So, ganun siya. Very airy. Okay, I think we're okay. Pag nakita nyo makinis na. Basta huwag kayong gagamit ng whisk. Spatula lang. Okay. So, tinitingnan ko sa ilalim. Inaangat ko yung ilalim para makita ko kung baka meron pang
liquid na hindi pa na-mix mabuti dun sa ating meringue. Okay. So, I think it's already okay. Wala na akong nakikitang malalaking bubbles. Set aside lang natin, guys, yung ating mixture. Then, lalagyan natin ng parchment paper yung ating baking pan. So, I'm using a 12 by 16 inches of baking pan. So, ilalagay ko naman to dun sa description box. So, you should be using a jelly roll pan. So, pwede rin naman kahit yung pinaglulutuan nyo ng pandesal na baking sheet. Make sure lang na may nakataas dito. Okay, abot dito yung parchment. So, habang ginagawa nyo to, guys, mag-preheat na kayo ng oven, 150 degrees Celsius. So, buhos lang natin. Scatter nyo lang yung ating mixture. Next thing na gagawin nyo, itataktak nyo lang siya. Para mag-even out at matanggal yung mga bubbles. Alright, so ganyan siya, guys. Kaya kailangan meron kang parchment dito, lalo na kung maliit yung height ng ating pan. Dapat at least 1 inch. Okay, so ilalagay ko na to sa oven. Alright. And we'll start baking this. Alright, so guys, ito na yung ano natin. So, medyo hindi nagpantay. Pansin nyo ba? Medyo mataas dito. Dito, medyo mababa. So, that's okay. Kasi, i-roll nyo naman yan. So, papalamigin lang natin. Yan, kita nyo siya. Tanggalin nyo lang sa mga gilid. Yan, kagaya yan. Ayan, palalamigin lang natin ito. Then, super soft yung ating piano, no? Yan. Sarap. Sabang pinapalamig natin to, guys, gagawa na tayo ng ating icing. So, next na gagawin natin ay yung buttercream na ilalagay natin as filling dun sa ating pianono. So, I have here softened butter. So, importante malambot na yung butter nyo. Huwag nyong ima-microwave. Hayaan nyo lang na mag-room temperature or lumambot sa mesa nyo. Okay? Mahalaga yon. And then, we'll add yung ating powdered sugar. Lalagay na natin yung ating 1 teaspoon of vanilla. So, ako kasi, dahil konti lang naman yung gagawin natin, I can just use a spatula. Pero maganda rin na ginagawa to sa mixer or handheld mixer para mas ma-erate yung buttercream natin. Alright, so pwede na to. Fluffy na at saka wala ng bits ng sugar. Yan. Okay na. Ito na yung ating pinalamig na piano, no? Tanggalin lang natin siya dun sa pan niya. So, i-roll lang natin. Ayan. Kita nyo? Itong niro-roll nyo, angat nyo yung paper para hindi sumama. Okay. Kasi we're just trying to remove lang naman yung paper niya. Kasi sa kabila.
Oops. All right. So after that, tanggal na natin. Okay, so ibubuka nyo ulit. Kasi kailangan nating lagyan ng icing. So ginawa lang natin 'yon para matanggal natin dun sa paper niya. So lalagay na tayo ng buttercream. Right? Spread out niyo lang ng thin layer lang, guys. So just be careful kasi medyo malambot ang ating cake. Yan. Malambot siya. Guys, huwag kayong mag-alala kung parang sticky yung ano natin, yung cake mismo. Ganun talaga siya. So spread out nyo para hindi masyadong matamis sa isang portion. Make sure guys na yung chiffon cake nyo malamig na. Okay? Huwag nyong lalagyan ng buttercream pag medyo mainit-init pa siya. Dahil matutunaw siya. Alright, so we're done. Re-roll na natin. So, ganun ulit. Roll it. Okay. Medyo sikipan ng roll. Okay, pag-roll nyo. Tighten nyo lang para hindi masyadong malaki yung pagkaka-roll niya. Ayan. So, para mag-tighten. Alright. Pagka-roll nyo ng ganito, guys, pwede nyo na rin siyang idiretso. Kung gusto nyong i-ref, pwede rin. Ayan. So, ganyan siya. So, chop nyo lang. Nakita ko sa inyo. So, that's it. Then, arrange natin sa platter. This is so delicious. Yan siya, guys. Kaya mas maganda rin i-ref muna kasi para tumigas yung buttercream nyo. Alright, so guys, this is how our pianono looks like. Wala na tayong ilalagay na sugar sa ibabaw kasi nilagay natin dun sa glaze niya yung sweetness. So, ayokong masyadong matamis yung pianono. So, kaya yung gina natin siya nilagyan ng sugar coating sa ibabaw. So, here is yung ating pianono. So, you can put this in the fridge bago nyo i-serve or bago nyo i-cut. So, pwede naman ganun. Alright, so guys, pwede na nating tikman. So, tingnan niyo yung roll. Hindi ko lang siya na-fridge, pero dapat i-fridge niyo para yung buttercream hindi siya matunaw. Ayan. And, very soft.
yung ating pianono. Okay. I like it. So, tikman na natin. Let's see. Yan. Not too sweet. Sakto. Ang sarap ang dessert. Ang sarap ng ube flavor. Sarap, guys. This is so good. Pwede nyong gawing business. I-arrange nyo sa lagayan niya. And then, ganyan yung itsura. Actually, pwede na nga tong cake roll. Pero mas gusto ko siya as pianono. Yan. Pwede nyo na rin panregalo to. Basta pagkagawa nyo, i-ref nyo muna bago nyo i-slice. Ang lambot ng cake natin. Not too sweet, pero masarap. Yung cake natin parang natutuwa na pagkinain mo. So good. Naubos ko agad, no? Alright, so thank you so much guys for watching this video. I hope gawin nyo na and let me know your feedback. My ube pianono. Have a great day everyone. Bye!